Nasunog sa barko ang asawa ko, kasama ang kabit niya. The story of Tanya, waitress sa barko. Dear Seal, nang mapanood ko ang mga video sa channel mo, ay natuwa ako kasi si woman ang asawa ko. Seal, sa lahat ng hirap na dinanas niya makasakay lang ng barko, ay kasama niya ako. Kasama niya ako nag-a-apply. Gustong-gustong makapagbarko ng asawa ko, Sil, para daw umangat ang aming buhay. Bago nga palang lahat, Sil, ako nga pala si Berhel. Asawa ko ang may-ari ng kwento, si Tanya. Ambisyosa si Tanya. Sil, madaming gustong bilin ang asawa ko. Madalas kaming nag-aaway dahil kapos na kami sa pera. Eh, kung ano-ano pa ang gusto niyang bilin na di naman namin kailangan. Sil, pinursige ni Tanyang magbarko. Masayang-masaya si Tanya ng araw na yon. May natanggap siyang tawag mula sa agency dahil next week, aalis na siya para magtrabaho sa barko. Maraming pangarap na nabuo. Napag-usapan namin na namin mag-asawa ng araw na yon. Sabi niya, bibili tayo ng ganito, ng ganyan, at kukuha kami ng pahulugang bahay. Dahil nga umuupa kami at bibili daw kami ng sasakyan pag nakaipon. Ganon kaambisyosa ang asawa ko, Sil. Maayos naman kaming namumuhay kasama ng isa naming anak. Ayos naman ang kita ko sa pamamasada ko ng jeep. Eka nga kaya naman. Basta unahin lang ang gastos na kailangan. Hindi na ako makatulog ng gabi ngayon. Dahil sa kabila ng saya, dahil sa makakasampa na ang asawa ko sa barko at uunlad na ang aming buhay kahit papano, ay may bumabagabag sa akin. Takot at pangamba ang nararamdaman ko. Sa pag-alis ni Tanya, alam ko kasi, Sil, ilang beses nang nagkamali sa akin ang asawa ko. Oo, Sil, may pagkamalikot si Tanya. Pero dahil mahal ko siya, ay palagi ko siyang tinatanggap at pinapatawad. At di na siya gumawa pa noong mali hanggang sa ngayon. Ang pangamba ko, paano kung sabar ko siya gumawa ng ganun? Paano kung gagong foreigner ang makatapat niya? Natatakot man ako, pero alam kong hindi papipigil si Tanya. Wala akong magagawa sa kagustuhan ng asawa ko. Sa kagustuhan niya sumampa ng barko. Kung sa bagay, Sil, kasabay niyang sasampa ang pinsan ko na si Brits. Magkasabay kasi silang nag-apply. Kaya pareho silang natanggap at pareho sila ng barkong sasakyan. Pero sa kusina ang pinsan ko, Sil. Araw ng pag-alis ni Tanya, Sil, hinatid namin siya sa airport. Kasabay na rin ang pinsan ko. Nangarap ako sa asawa ko
ng isang magandang buhay. Pero siya ang nagtupad ng buhay na to sa pamamagitan ng pagsampa sa barko. Sil, sinabi ko sa kanya na mag-iingat siya sa barko at first timer pa naman siya. Sil, habang papalayo ang asawa ko, ay nakatingin siya sa akin at nagbababay. Nakangitingan naman siya at masaya, pero parang madilim ang mukha niya habang tinitingnan ko. Parang may hindi normal. Nakapasok na sila para mag-check-in ng luggage. At tanaw ko pa rin sila kahit sa malayo. Tinuon ko ang pansin ko sa anak namin na karga ko dahil inaayos ko ang damit. Sil, nang muli kong tignan si Tanya, ay nagimbal ako, Sil. Pugot ang ulo ni Tanya. Walang ulo ang asawa ko. Sil, nagulat ako sa nakita ko. Nangilabot ako, sumigaw ako pero walang lumabas sa bibig ko. Ipinikit ko ang mata ko at nang idilat ko, nakita ko si Tanya nakangiti sa akin. At normal naman, may ulo. Ano ang nakita ko? Na malikmata ba ako? Pangitain ba yun? Kinakawayan ko si Tanya para lumapit muli sa akin, pero di na niya ako napansin. Dahil gumalaw na ang pila at nakapasok na siya. Inalis ko sa isip ko ang bagay na yon at di naman ako mapamanhiin tao. Lumipas ang mga araw, abala ako sa biyahe at sa pag-aasikaso ng anak namin. Nang mag-ring ang telepono ko, naisip ko baka si Tanya ang tumatawag. Dalawang buwan na rin ang lumipas mula nang umalis si Tanya. Hello? Sagot ko sa tawag. Hello, Berhel. Si Tanya to. Kamusta na kayo? Kamusta na kayo ng mga bat? Kamusta na kayo ng anak natin? Kamusta na si baby? Natatanggap mo ba ang padala ko sa inyo, mahal? Tanya, mahal. Kamusta na? Bakit ngayon ka lang tumawag? Oo, natatanggap namin ang padala mo. Maraming salamat, mahal. Miss ka na namin ni baby. Ang tagal pa bago ka umuwi. Mahabang kamustahan ang nangyari sa amin ng sa tawag na yon. At nagkaiyakan pa. Mahal na mahal ko ang asawa ko, Sil. Lumipas ang tatlong buwan. Napansin kong hindi tumatawag si Tanya. Dati, linggo-linggo kung tumawag ang asawa ko. Ah, busy siguro. Alam ko kasi maraming trabaho sa barko. Yun na lang inisip ko. Binaliwala ko kung anumang bagay na iniisip ko na baka may iba siya, pero hindi ko inisip yun. Ang alam ko, nagbago na si Tanya. Biglang nagring ang cellphone ko. Nagulat ako pero natuwa. Si Tanya tumawag na rin sa wakas. Salamat. Tumawag na rin ang asawa ko. Sinagot ko ang tawag sa telepono. Hello, Tanya.
pero hindi si Tanya ang sumagot. Hello kuya, si Bridge ito. Kuya kasi, ano yun Bridge? Bakit? Ano nangyari? May nangyari ba sa ate mo? Bridge, ano nangyari? Tatlong buwan nang di tumatawag ang ate mo. Hello Bridge, ba't di ka sumagot? Kuya kasi si ate Tanya. Pagkasabing iyon ni Bridge na halos wala pang nasasabi, biglang nahirapan akong huminga. Naramdaman kong may problema. At medyo tumaas ang boses ko. Bridge, ano nga yun? Bakit di mo sabihin? Ano ang nangyari sa ate mo? Kuya, si ate Tanya kasi may boyfriend dito. Kaya di siya tumatawag lagi sa inyo. Busy siya sa boyfriend niya. Negro ang boyfriend niya, kuya. Kaya pag tumawag sa iyo, kuya, huwag mo sasabing sinabi ko, ah. Baka awayin ako. Naibaba na ni Bridge ang phone, pero tulala pa rin ako. Pinagpawisan ako ng malamig. Tanya, bakit? Ano na naman ba to? Nasabi ko sa sarili. Hindi ako nag-aalala dahil sa selos. Ang pinag-aalala ko ay ibang lahi yon. Paano kung gago yon? Paano kung siraulo yon? Paano kung ano gawin sa asawa ko? Tanya, bakit ganito, Tanya? Tuliro ang isip ko ng mga oras na yon. Di pa rin tumatawag si Tanya. Next week, anniversary na namin. Nakalimutan na niya dahil busy siya sa iba. Gusto kong lumaban. Wala akong magawa, Sil. Paano ako magtatanong kay Tanya? Eh, hindi ko naman alam paano siya makontakt dahil siya ang tumatawag sa amin. Ang hirap, Sil. Ang hirap. Lumipas ang araw ng anniversary namin. Ay, di tumawag si Tanya. Nakalimutan niya ang araw ng ikinasal kami. Sil, kinabukasan, mugto ang mata ko sa kakaiyak nang mag-ring ang phone ko. Sinagot ko ang phone ko. Pero si Bits na naman ang sumagot, hindi si Tanya. Hello, kuya. Si ate. Oh, Bits, ano nangyari kay Tanya? Sinaktan ba siya ng boyfriend niya? Sinaktan ba siya ng negro na yon? Pasigaw na tanong ko. Kuya, si ate Tanya. Kuya, si ate Tanya. Patay na. Patay na ang asawa mo. Nanlaki ang mga mata ko, Sil. Parang nahulog ang langit. Hindi ko alam kung ano isasagot ko. Natigilan ako. Tuloy sa pagsalita si Bridge. Hindi ako nagsasalita, pero nakapokus ang utak ko sa mga sinasabi ng bisan ko. Kuya, patay na si ate. Kagabi kasi, nag-celebrate sila ng boyfriend niyang negro. Sa kabina nito, sabi ng investigador, nag-candy lights pa sila. Habang kumakain at umiinom. Eh kuya, nalasing daw sila. Nalasing daw yata, sabi ng investigator. Kaya di nila napansin na kumalat ang kandila. Na pinagmulan ng apoy. Kuya, nakita sa sunog ang bangkay ni ate at ng negro. Magkatabi sila sa kama. Nakatulog daw yata sila, din napansin ang kumakalat na apoy.
Kuya, wala na si ate. Napaluhod ako at nabitiwan ko ang telepono, Sil. At napahagulgul ako. Ang asawa ko. Ang asawa ko. Bakit? Bakit nangyari yun sa asawa ko? Sinundo namin ang asawa ko sa airport, Sil. Nakakahon na siya. At di ko alam kung handa akong makita siya. Nakalunos-lunos. Lumipas ang panahon, Sil. Di maalis sa isip ko ang mga pangyayari. Mahal na mahal ko si Tanya. Mahal na mahal ko ang asawa ko. At kahit may kasalanan siya sa akin, ay pinapatawad ko siya. Wala akong pakialam kahit nagkasala siya sa akin. Ang mahalaga, mahal ko ang asawa ko. Kaya tinatanggap ko siya, pinapatawad. Matanda na ako, Sila, at nag-iisa na sa buhay. Miss na miss ko si Tanya. Miss na miss ko ang asawa ko. Ang anak namin ay may sarili ng pamilya. Kaya nag-iisa na lang ako sa buhay. Bihira naman ako dinadalaw ng anak ko dahil busy sa trabaho. Naghihintay na lang ako ng oras na muli kaming magkikita ni Tanya. Salamat, Sil. Sana'y kapulutan niyo ng aral ang kwento namin ni Tanya. Alam niyo, sa buhay natin, minsan meron tayong mga bagay na hindi natin alam na mangyayari. Wala tayong control na kahit anong pigil natin, na kahit na anong gawin natin, eh hindi natin mapipigilan. Dahil hindi natin control ang mga pangyayari. Sa nangyari kay Berhel, nakatakda yun. Pero yun nga lang, masakit. Masakit ang mga pangyayari sa buhay nila. Maraming salamat po. God bless. Thank you. Be kind. Be subscribed. Bakit kailangan pang magkalayo? Bakit kailangan pang iwan ako? Nagmahal naman ng tapat sa'yo. Bakit kailangan pang mangyari sa atin to?